kontrobersyal, mahilig sa mga nakakatawang hirit at higit sa lahat. Siya raw ang bagong lawyer to the celebrities. Malalaman kaya natin ngayong gabi how he likes his eggs. Hard-boiled, sunny side up, o scrambled kaya? Mga bayaw, si Attorney Ferdinand Topacio. Attorney, welcome po sa Wasak, sir. Attorney Ferdinand Topacio, of course, mga kapatid, kilala po natin. Isa po sa mga pinakamakukulay na personalidad sa mundo ng politika. Meron kong reputasyon bilang isang abogado na parang if you want colorful soundbites sa imposibleng hindi mo nagamitin sa ere, you're the go-to guy. Ikaw ba matagal lang gantong magsalita? Nung pinanganak nga daw ako, nang pinalo yung puwet ko, soundbite ang lumabas eh. Ang mga Topacio ay isang political family sa Cavite. Ang father mo ay lawyer din. Yes, he's a lawyer. He was a councilor in our city for 11 years. It's Cavite City. Mm-hmm. At naging provincial board member siya. Yes. Until the EDSA Revolution. Mm-hmm. Ang Topacio Law Office has been around since 1961. Yes, 1961. 60s. Mm-hmm. So hanggang ngayon, it's a ikaw kayo pa rin ang nag-ano? Oh, it's a small firm. We keep ourselves na talagang maliit sapagkat gusto namin, pagka ang kinuha mo, si Ferdinand Topacio, si Jun Topacio, pag pumunta ka roon, yun siya makakausap mo, hindi as isang junior associate. Medyo pinilit ka ba ni Airpat o parang kusang loob mong gusto talaga mag-aaral? Eh, talagang gusto ko to sapagkat bata pa akong pasilit. Sinasama na niya ako sa courtroom. After ng hearing, doon ako naglalaro. It was expected na talagang maging abogado ako. Tapos ang dami niyong hinawakan ng pwesto, no? Binabasa ko yung biography niyo, yung profile niyo. Ang dami niyong hinawakan ng pwesto, may athletic, ano ba kayo? Sa Maynila sports, noon. No? Kita naman niyo, athletic yung katawan natin. Ang tunay na lalaki, walang abs. 1993 ka naging abogado, attorney. Yes, 92 bar. 92 bar. Sa tingin mo, ano yung specialty mo as lawyer? Sa kamalakas, ang strengths mo? Yun ang nakakatawa eh. Ang favorite ko when I was a student was political law. Pero 75 lang ako sa bar sa political law. I barely passed. Ang pinakamataas ko doon ay yung legal ethics sa saka yung remedial law, which is actual law practice. Mahalaga po talaga yun eh. Pero wag lang po dalawa because I don't want to put all my eggs in one basket. Kumusta na i-vlog yung attorney? Ayos naman. Eh, ayos hindi pinaalis si, ano eh, si Pangulong Arroyo. Kasi nung sana gusto niyong mag-alis nun kasakali. At kinakabahan ka. Baka ba't ito kaya? Kasi dapat kasi handa ako sa joke ko. Pwede ba to? Masakit siya na. Anong sabi ng pamilya mo no, nung nilabas mo yung statement na yun? Wala, natawa lang sila. Sapagkat alam naman nilang ganun ang nature ko eh, mapagbiro ako. Pero ako naging fan, ano? Ikaw ay student ni Adolf Hitler, no? Yes. Naniniwala ka ba si Adolf Hitler ay isa lang ang testicle? May rumor na ganun, pero alam mo, Lord, pagka-gera kasi, maraming mga propaganda na lumalabas eh. And most of them are intended to voice ridicule dun sa kalaban. So, pati ito sa war wound naman daw kasi. Pero yeah, but it's never been substantiated. But wala naman yun eh, regardless of that. Correct. Ang pinag-aralan naman natin yung lessons na makukuha natin sa buhay ni Hitler. At kaya naman napili ko si Hitler of all the World War II personalities. It's because kung anong mundo natin ngayon, it's largely because of what Hitler did eh. Kaya nagkaroon ng Cold War, then nag-rise ng communism, nag-away ang Warsaw Pact, saka NATO. At saka kung nagtagumpay si Hitler, ibang-iba mundo. Baka yung bipolar na world natin, hindi Russia at saka Amerika, baka Germany at Amerika. Kailan nagsimula itong yung perverse fascination with Hitler? Sorry for the word fascination. Hindi, actually, nagsimula yun ng elementary ako. Ang father ko kasi maraming may mga books yung time-life books. Binabasa ko, nakikita ko na talaga palang, sabi ko, ibang klaseng tao itong si Hitler dahil sa pinagagagawa niya, nagkagulo ang buong mundo. Pagkatapos, ang resulta, eto na nga. Kung ano tayo ngayon, ay dahil dun sa mga pinagagawa nga. Saka from, mahilig siya sa arts eh, no? From an iconographic point of view, no? Makikita mo itsura niya, there's something that draws your eye towards his image all the time. Matatawag natin, hindi ka naman fan, no? Hindi naman, hindi because, naman. Well, baliktad kami. Hitler was an autocrat. Eh, ako, civil libertarian ako eh. Hindi maaari nating gayahin yung ginawa ni Hitler. 70s, di ba? Si Marcos, Stalin.
Parang inaano siya kay Hitler dati. Mm. Oh, speaking of Marcos, ano? Mm. Ang family mo, kanina na, bago ang mag-start, nagkikwento kami natin. Yung family mo were Marcos supporters pala sa Cavite noon. Yes, staunch, staunch. You were reviled, I suppose. So, as a matter of fact, kaya nga Ferdinand ako eh. Did you know my father wanted to name me Ferdinand Marcos? Nag-object lang yung mother Ferdinand ko. Not Marcos, yes, not because of the Marcos, but ang hirap daw isulat pag elementary. Mm-hmm. Because I was born in this very same day that Marcos won his first term. Ano pagkakakilala sa'yo ng mga kaibigan mo at mga family members? Well, they know me as someone who doesn't take things very seriously. Mm-hmm. Kaya minsan nagugulat sila eh. Mm-hmm. Sabi, ba't kaya kayo sinoseryoso ko nitong presidential spokesman? Hindi ba nila alam eh, wala yan sa'yo? Mm-hmm. You really like that? I suppose yung Twitter, no, gave you parang an entire avenue for expression, I suppose. Yes, oh. Saka lab coat pen si attorney sa Twitter. Oh, kasi perfect ang Twitter eh. Uh-huh. You have to express it in the just so many characters. Uh-huh. It's perfect for for the way I think. Eh. Uh-huh. Because that's how I think eh. Short sentences. Uh-huh. Ilan ang followers mo so far, attorney? Konti lang. Actually, nababawasan siya since I locked it eh. Kasi okay. Siyempre, hindi nila makita na hindi sila. Uh-huh. Oh. But now, I intend to unlock it kasi baka sinasabi nila kaya nila ko because of that other comment against a member of the Aquino administration. Yeah. Na sabi nila baka natakot daw ako. Eh, that's not true actually. I stand by all my tweets. Mm-hmm. At now, kahit kailan wala akong dinelete na tweet eh. Mm-hmm. Interesting pag nag-interact sila ni Teddy Boy Locsin. Para sila yung mga old Kermit dyan doon sa Sama Pet Show. Sumasama pa dyan si ano? Si Apo. Apo. Si Jim Paredes, pag sila yung mga nag-uusap-usap. Oh, isa pang maganda mag-react sa pagkakami ni Teddy Boy, si Twink. Twink Bacarego. Magaling din, sardonic din mag-react yan. Medyo napupunta ka yata sa mga, sabihin natin, medyo unpopular clients. No? Like, may Cesar Mangkaw, Dacer Corbito, Casey Joel Reyes ng Palawan, si Yasmin Curdy, no? Dating PAGCOR chairman Efraim Henwino, of course, at si former first gentleman, sir. Ito ba, talagang they just fall on your lap? O medyo, ito ba strategy, attorney? Hindi, tingin ko, akala siguro nila magaling ako. Mm-hmm. Kaya pupunta sila sa akin. Eh, malalaman nila nagkakamali sila. Paano kayo nag-meet ni FG? Through a mutual friend, si Attorney Raul Lambino. Even before I took on his case, that was October of last year, nilalapitan na niya ako to represent the Arroyos. Mm-hmm. Nung palang senatorial inquiry on the helicopter purchase. Pero what held me back was the fact na Arroyo critic kami ng pamilya ko to a man. Because I was an ERAP Estrada appointee. Critical kami. We were very critical because of ERAP. So sabi ko, ano ba to? Sabi ko, nagdadalong isip ko, is this a ploy? Is this to soften their image or whatever? Because we are on public record na critical talaga. So I was reluctant. So at first, I demurred. Pero what changed my mind was yung paglalagay nila sa whole departure order ng Department of Justice. I was interviewed not as their lawyer, kasi hindi pa ako engaged noon, but as a professor of constitutional law. Mm-hmm. At sinabi ko sa media na unconstitutional yung ginagawa ng Department of Justice. Actually, si Ginang Arroyo daw, nung napapanood niya ako, sinabi niya kay Raul Lambino na, sino ba tong abogadong to? Mukhang I want him for my defense. So you don't know each other from Adam? Hindi. Critical ka kami. Kritiko kami. Ang hirap din minsan kasi FG ay abogado rin. Ano? Paano yung kapag ganun? Paano yung tiwala? No? Mahirap pa maging kliyente ang isang abogado rin. Well, in general, yes. But si FG, hindi. But of course, hindi nagpa-practice naman si FG. So sometimes, hindi updated yung kanyang, ang kanyang alam sa procedure. Sinasabi ko, senyor ang tawag ko eh. Senyor, ganito po yan. Ganyan. Masunurin siya eh. Sa lahat po ng naging kliyente niyo, sino po yung paborito mo? Lahat sila paborito ko eh. Kasi when you... Ako kasi, we have a very small client base. Mm-hmm. Hindi kani yung mga malalaking law offices na may 50 abogado. Mm-hmm. Personal, kilala ko lahat ng mga kliyente ko after they have become my clients, naimbita ako sa mga important family events nila. Mm-hmm. Nagiging kaibigan ko na rin eh. Yasmin Curdy, naalala mo. Mapunta tayo sa showbiz. Mm-hmm. At saka yung sa isang talent sa kabilang stasyon. Mm-hmm. Yun ba talaga apelido niya? Bin.
Nung una parang Benen. Kala ko French. Kala ko Binay, no? Pala Benene talaga. May kumalat pa ng chismis sa sugar daddy raw kayo nagbiya Benene. Ayun nga ang kinakataka ko eh. Kasi, pwede pong pakakwento? Ano po bang nangyari? Ang daming ang kumalat na ako daw yung bumili ng kondo ni Miss Bea Benene. Ako daw nag-produce ng album. Ewan ko ba kung saan ang gagaling. At of course, I have my suspicions, pero hindi ko nasasabihin. You know, ayun ang kinakalungkot ko na na-strain yung relationship namin because of these things. So all along, akala mo naman, you were legally representing them. Oo, kasi there were so many instances na they asked me to represent them. At kung pupunta na tayo sa issue ng so-called stalker nga niya, I have never gone to the police na ako lamang. For the three times that we went to Camp Crane sa Women and Children's Protection Division, I was always with Miss Bea Benene and her mother, Karina. So, I do not know why sinasabi nila that they did not authorize me. Sapagkat hindi naman ako kumikilaw sa hindi sila kasama. So, well, the matter is in the courts now. Hopefully, lumabas yung katotohanan. Ako naman, I'm not after anything. I'm not after revenge or to inconvenience them. Malinis lang yung pangalan ko kasi napakasagwa eh. Ang pinakamasagwa para sa akin sa isang abogado na matag ka na ambulance chaser. Ang pangit eh. Especially, well, modesty aside, for a lawyer of my stature. Oo naman. Artista Academy. Produce rin daw. Yun, oo. Yun I offered. Oo, yun ang totoo. Kasi nakita ko when actually, I helped out dun sa album ni Miss Bea Benene. I saw na okay pala ito to publicize the talents of a person. At least yung isang nakilala ko from Artista Academy, talagang may talent siya. May karapatan siya na talagang kakumanta. Sabagkat hindi na kailangan ng embellishment ng boses niya. Even live eh. Bakit Jazz Holes ang pangalan ng grupo? Nakakatuwa lang eh. Naghahanap kami ng pangalan. I think, medyo nakakatawag pansin eh. At saka, well, it fits with my image na I always play with words. Hindi alam ng karamihan, attorney, most of the cases na tinatanggap ng law firm nyo ay pro bono, no? So, itong mga high-profile cases, ito pambalansi ba ito? Yes, pang-subsidize. And I saw na kung paano yung mga hopeless na hindi nila alam kung saan pupunta, parang wala na silang mapagtunguhan, nabibigyan mo sila ng pag-asa at nasosolve mo yung problems nila, even against the high and the powerful. Nakikita mo expression nila, yung damdamin nila, nararamdaman mo. Very fulfilling. Ang isang crusade ba rin ay transport sector, attorney? Yes. Bakit? The vast majority of the jeepney drivers are what you call chuperators. Alam mo, ang nakakatawa rito sa ating bansa, in terms of legislation, yung oil industry natin, deregulated. Yes. What does that mean? Pag yung mga oil companies nagsabi ngayon, uy, tataas na namin ng piso bukas ang pump prices ng diesel. Kinabukasan, implemented. Pero yung transport sector, lalo na yung mga jeepney drivers, heavily regulated. Pag nagtaas bukas ng diesel, pag nag-apply kami ng taas ng pasahe, may hearing, may petition hearing, may public consultation. Tatlo, apat na buwan, ang nag-absorb nung price increase, hindi yung mga oil companies sa bilyon-bilyon ang kinikita. Yung mga isang kahig, isang tuka ng mga jeepney drivers. Ang daming ginagawa, nagkukulong pa rin kayo sa ilang mga publiko. Yes, lalo na ngayon yung tabloid na skandal. Ang kulong ko rin yung daang matweet. Matweet. Tungkol sa mga current events na sa as seen from a Twitter's point of view. Okay. Assessment mo sa current administration. Sabihin natin na you're not in any way affiliated with the past administration. Parehas ako eh. Baliwala sa akin because I was really not affiliated with the past administration. My relation with that is does not exist. Meron namang magaganda. Pinupuri ko naman sa Twitter. Nakikita nyo naman pag may tamang ginagawa ang ating Pangulo. Ngunit ang problema kasi talaga, yung temperament, yung mindset ng nasa ibabaw. Hindi makamove forward, always looking backwards, always persecuting the previous administration is an achievement in itself. I think that comes from the fact na talagang iba yung breeding ng ating Pangulo na masyado siyang protektado. He was in an ivory tower, asendero nga.
Kaya palagi ko that is what hampers him eh. Mm-hmm. Although marami siya magandang ginagawa. Mm-hmm. Ano kaya reaction ni FG at ni Miss Arroyo? Every time gumagawa ng mga biro ng ganun si Pinoy. Yung biro si... na kanyang tatakas. So, mm-hmm. hindi ang gagamitin sa pagtakas ay wheelchair, mga ganun-ganun kasi yung joke. She's a deeply spiritual person. Mm-hmm. Talagang yung faith niya eh. Mm-hmm. Kaya nakikita niyo naman, she looks unperturbed. So, very stoic siya. Si, ano, mas vocal. Mm-hmm. Siyempre, yes. Lalaki eh. Mm-hmm. Pero hindi rin ganun. Aside from the usual explosion na pa, Spanish expletives, eh, mm-hmm. wala naman masyado. May ganun perception na madilirang uminit ang ulo niyo. Ano ang ulo ba? Hey! I have my bouts, ano, ng temper. Mm-hmm. Normal naman yan sa, ano, eh, sa isang tao. Mm-hmm. Siguro pag hindi ka nagkakaroon ng, ano, ng temper, outburst once in a while, mm-hmm. Parang hindi ka na tao noon. Feeling mo ba, attorney, hindi ka pa ganoon na nabubugbog sa Twitterverse? Si attorney, balat kalabaw ako eh. Balat kalabaw ka? Oo eh, I really don't mind. Si attorney eh. Yung nagbubugbog. Siya yung nabubugbog. I do not mind these things kasi mm-hmm. para sa akin, malaya akong pumuna, malaya ka rin punahin ako. Ba't ako magagalit? Mm-hmm. Eh, you're just exercising your right. Pero yung pinawag mo si Asik Manolo Quezon, the F word, may halong pagkapikon ba yun? Kasi pinawag ka yung Hitler lover, mm-hmm. di ba? Nga, exactly. Mm-hmm. If you call me names, I will call you names. And you should not mind. Yun. Especially if you started it. Ano? Correct, mm-hmm. correct. Ganun lang naman yun eh. And my use of the F word, hindi, ano yun, hindi slur yun on the LGBT community. Imposible. Kaya hindi nag-stick yung charge na yun that I was a homophobe. Pinawag ka ni Secretary Lacerda na bigot. Actually, nag-guess nga ako dun sa show ni kapatid na Danton eh. May diniscuss akong proposal ko ng amendment sa family code to further protect the rights of the gay community. Mm-hmm. Kaya yung charge the homophobe, eh, kita nyo, hindi nag-stick. Uh-huh. Eh, marunong ako mag-baconist eh. Nag-baconist nga ako sa Twitter. Sige, sige. Sige po. Malapit na ako sa baler. Ay, nako. Is na catch mag-i-splook ng baconist? Yeah, yun. Kasi baka with si Cola nyo mag-gets eh. Ayun. Pero bakit madaling araw, minsan gising pa kayo, no? I'm a coffeeholic eh. Yeah. I drink up to 7 cups a day. Ala. I have an espresso machine both at home and in the office eh. Mm-hmm. Kung may portable nga yan, bibili ako eh. Coffee for me is an influx of energy into my body. Which I really need, ano? It's legal cocaine. Yeah, no. Ano tingnan mo? Kung ano tingin mo sa kape, yun ay tingin mo sa sex. Sabi nga nila, nakakatakot daw. Ano daw, cancerous daw ang kape. Ay, so, saan galing yung tingin ng kape, tingin sa sex? Saan mo naman ang pulot? Yung kape, nakakapromote ng breast cancer eh. Yung kape pindot at kape bisin. Easy boy! Nagbabago ba ang pananaw mo sa Comelec? Iba na talagang pananaw ko sa Comelec. Mula nung pumasok dyan si Chairman Brillantes. At pumayag sila na magkaroon ng joint DOJ Comelec na Preliminary Investigation Committee na umusig kay dating Pangulong Arroyo. Marami pumupuli sa sinasabi nila, yung performance daw ni Chairman Brillantes. Ngayon, sinasabi na kasi parang yung itong paglilinis nga ng party list system, mga ganyan tipo. Well, walang problema yon. Magaling na election lawyer si Chairman Brillantes. At mabuting tao yan. Ang beef ko lang talaga sa kanya, eh nagpapagamit siya sa Malacanang at nakukuha siya ng mga dictates ng Malacanang. Mm-hmm. Kinumpere mo ang presidente, tinawag ng presidente, Etchoserang Frog. Not exactly the most eloquent of expressions, pero bakit? Eh, alam mo naman sa Bekinis yung Etchoserang Frog. Mm-hmm. Yung taong daldal ng daldal na wala namang katuturan yung sinasabi at puro kasi dumalingan naman. Mm-hmm. Kaya lang, napuna ako dyan, bakit daw Etchosera, hindi Etchosero? Mm-hmm. Parang may ibig daw akong sabihin. Sabi ko, baka typographical error lang. Honorary gay ako eh. Saan mo napipick up yung mga ganyang mga terminolohiya to? How do you sharpen your Bekinis? Ang dami kong kaibigan, ano, mga Becky. Mm. Nung birthday ko nga last November 9, I think more than half of the guests were, no? Mm-hmm. From the LGBT community. Mm-hmm. At ang ingay-ingay nga namin doon kasi nagbe-Bekinis kami lahat. Okay. Mm. So these are my friends. I'm the farthest person from being a homophobe in this country. Tuwing kailan kayo sa Merckx? Para malaman naman. Wednesday. Mm-hmm. Wednesday. Kasi manood tayo, tol. You're most welcome. Ano ang mga favorite mong repertoire? It's a mix of standards and bebop. Mm-hmm. At saka mga pop na nire-arrange namin para maging jazz. Aha, aha. Marunong magaling ka mag-scat. Yes, marunong ako mag-scat. It's part and parcel. Hindi ka jazz singer, kundi ka marunong mag-scat. Eh. Mm-hmm. Para sa akin. Si Richard Merckx, magaling mag-scat. Pero ang problema, no, nakalimutan niya bumalik sa lyrics. Paano ka ba yun, Tony?
yun. Anong routine mo sa isang araw, Tor? Usually, wake up at 5. Mm-hmm. And aaga? I take a steam. Mm-hmm. And then steam? Steam. May steam room ako sa bahay. Eh. Parang siomay ka lang, gano'n? Oo. Mm-hmm. Minsan nga, pag sinamahan mo, may siomay, yun ang breakfast mo. Bakit steam instead of parang hot shower? Para mawala yung toxins ng previous night okay. na naipon sa katawan previous mo. Previous night? Ibig sabihin, hindi. Hindi, nakuha ko yung tip na yan kay, ano, kay Presidente Erap. Siya nag-tip sa akin. Sir, kung galing kay Erap yan, dapat natin pag-aaral. Oo, oh, oh, kita nyo naman, matigas pa hanggang ngayon. Baka naman nag-stem cell ka na rin, Ator. Ay, hindi eh. Ang mahala ko mahanap na donor eh. Hindi, mga kambing, di ba? Mga tupa. Eh. Ano yung pinakamasakit mo na nabasa tungkol sa sarili mo? Or narinig tungkol sa sarili mo? Well, siguro yung kay Miss Bea Binene na. Yun pa talaga eh, no? Oo, yun talaga. Because ako, I really do not mind. You know, I've never sued anyone in my life, especially for libel. Una-una, mm-hmm. hindi ako naniniwala sa libel, oh, eh. Mm-hmm. Yung criminal libel, yung 365 ng Revised Penal Code. Mm-hmm. Kahit civil, I've never sued any journalist mm-hmm. in my life. Mm-hmm. Ano mo, batikusin mo ako, fine, that's your job. Nagmalasakit na ako. Lahat ginawa ko na. And then for them to say, hindi namin abogado yan. Hindi namin alam na ginawa niya yan. It hit me like a brick wall after all we've been through. Yeah. Ilang ganun yan. How would you like to be remembered, Tori? I would like to be remembered as a lawyer who did his best to defend his client. Last meal. Last question. Kung mamamatay kayo bukas, anong gusto mong huling hapunan? Native free-range na lechon, which is only available in one place in Metro Manila. Saan to, Ator? Pwede man sabihin, maka-plugging eh. Hindi, okay lang. Okay lang. Yung Sabroso lechon. Sabroso. Oo, alam mo na. Ilang bisa na yung sinasabi ko eh. Puntahan ko yan, mami. Malapit lang yan dun sa may ano. Irod. Irod Rodriguez. Irod and Morato. Yun. Nakilala ko yung gawa niyo. Iba talaga lang. Kaya alam, may problema yun eh, as last meal eh. You have to order 2 days in advance, eh. Ay, yun lang. Siyempre, may kape dapat. Ay, ano? Cool na cool, Attorney Freddy Topacio. Sir, maraming salamat sa order. Of course, anytime. Sir, pwede appear na lang. Eh, appear? Yeah, no. Alam mo, pagka tinawag ka na ni Lord, hindi ka na makakatanggi. Konting Sabroso lechon pa ay talagang pupunin ka na nila. Salamat, Attorney. Yes, anytime. My pleasure. Was I?